What's up mga tol? Ngayon meron tayong project na hihilinis tayo ng cabin filter ng ating Toyota Avanza tong kay auntie na Otto. Hihilinisin natin kasi ilang weeks na rin sigurado magalbok na. Umpisa na natin. Tuturo ko sa inyo. Mga tol, umpisa na natin. Hihilinisin natin tong cabin filter. Alisin muna natin to. Ngayon, pag aalis to ng glove box, ganito lang, simple lang. Ang nagturo sa akin ito ay si Sir J ng nagkakabit ng cabin filter. Una, alisin nyo muna tong kanan. Alis nyo na yan, tapos alisin nyo yung kaliwa. And then, ilabas nyo siya pag yan na. Para hindi na natutupi. Kasi yung iba, pinupush dito, tsaka sa kabila. Para lumabas tong kantong to, magkabila. So, ganun lang. Tapin muna natin siya dyan. Then, alisin natin tong cover. May cover dito sa ilalim. Itong cover na to. Meron siyang mga clip dito. Tutulak nyo lang. Tapos, lalagyan nyo siya. Bale, apat na clip siya. Kasi hilayin niya lang. Tapos, ito ay meron siyang dito. Ayan. Pinaka-isusok-sok nito. Dalawa lang. Nilinisin din natin to. Tapos, mga tol, alisin muna natin tong socket. Ito yung pinaka-supply niya ng kuryente. Ugutin niyo lang ito. Itong socket. May clip lang to. Pag natanggal nyo, ayan. Ayan lang naman yun. Tapos may tatlo siyang tornilyo dito. Ito, isa 1. Medyo madilim ito. 2. Tsaka dito, isa. Kalasin muna natin. Tabi muna natin ito. Tandahan lang kayo kasi plastic lang ito. So, mali lang siya matanggal. Luwagan nyo muna lahat. Mm lang kailangan dito. Pwedeng T-wrench, pwedeng socket, pwedeng box wrench. Nasawakan nyo habang tinatanggal nyo yung baka pumatak ang blower motor. Dito naman ang isa. We have 1 month or every 2 weeks ganun kung masipag kayo maglinis ng aircon. Para din kasi ano ngayon meron tayong COVID na lumalaga na para safe tayo yung mga nalalanghap natin sa aircon. Hugot na siya. Ito na yung fan na medyo malinis pa naman pero linisin na rin natin yan. Pero may alikabok na rin. Hindi lang masyado visible sa camera. Pero meron na rin. Yan po yung loob ng ating ano. Ilinisin natin. Hello guys. Isip mo blower muna tayo kung ito ba talaga kailangan linisin. Para sa akin sa mga matyaga o kaya namang baklasin kailangan din linisin to kasi may ipon yung dumi dito tapos may ipon din sa filter pag hindi na kaya tapos pupunta yun sa evaporator mas lalong dudumi yung ating AC system natin. Ngayon, pag dumumi yun, mas malaki yung gastos. Eh, kailangan nyo lang naman dito, kalasin nyo lang yung tatlong bolt niya. Tapos ito lang, linisin nyo. Ng brush, kasi yun, may mga dumi nyo sa mga fins. Tapos yung filter, lilinisin din natin mamaya, papagpag natin. Kailangan yan, lalot ngayong magalbok, mahangin, susuot lahat yan sa linya ng aircon natin. So, okay na yung
ma-safe natin siya na para hindi tayo laging magpapagawa sa mga aircon shop para magpalinis, magpapabaklas kasi ng buong dashboard yan, aalisin. So mas maganda yung kahit sa paganitong paraan, maka-safe, maka-save din tayo ng konting pera, di ba? Ang dami kong paliwanag. So sige, linisin na lang natin. Kasi nakakalas to. Itong sa fins, pwede itong hugasan. Hindi naman kasi kailangan pambaklasin dahil di pa naman super super dumi. So, mini-maintain ko lang siyang hindi asin madumi. Kasi lang natin. Ingat din kasi kayo na ito yung electric niya. Nandito yung something sa motor niya. So ingat kayo, huwag niyong babasain to. Huwag na huwag. Mahal yan. So sa ganitong paraan makaka-save kayo na hindi niyo kailangan pumunta lagi sa mga aircon shop para magpalinis. Kayo na mismo kaya niyo nang linisin to. Lalong tumagal pa yung buhay nung sa aircon niyo. Mawala yung mga kakaibang amoy na naiipon. Kasi laging fresh. Hindi lang dito, galingin yung maglinis din sa loob ng sasakyan. Kasi malinis nga to, malinis nga aircon nyo. Kung madumi din yung loob ng sasakyan, pasansan nyo dinadala ng sasakyan nyo. Nonsense din. So, both aircon, loob, panlabas, lahat dapat maging malinis tayo. Para safe din sa atin to. Siguro nakikita niyo yung gabok. Total, malinis na to. Malinis na natin tong AC blower natin. Ngayon, tanggalin natin to sa filter para malinis din natin tong pinaka housing nya. Alisin lang natin to. Nakaklip lang to. Tapos, ilayin natin ang filter. Papagpag lang natin. Kasi wala pa tayong compressor. Lang natin at ipagpag. Medyo magalbok na. Ito yung sinasabi kong medyo. Yan. Natura na. Medyo. Madumi. Medyo madumi na. Ito hindi kasi washable eh. Kung may compressor kayo, mas maganda, masiritan para tumasik talaga yung pinakadumi niya. Kung wala naman, brush ulit. Pwede na muna sa brush. Mahalaga rin na may filter pang sala, face mask kumbaga sa tao. Yung mga dumi-dumi at mga buhok-buhok. Kaya meron siyang airflow. Dapat papaganyan yan, pababa. Pababa para papasok dito yung mga dumi. Tapos hindi siya bababa papunta doon sa motor, papasok sa evaporator. Kita niyo yung galbok. So tayong kung may compressor tayo, mas maganda.
So yung mga tol, nakalas na natin ang pinaka blower at punasan muna natin ang loob para malinis na malinis. Pinagpagan ko na siya ng ano, ng brush. Tapos balik na natin to. Itong AC blower niya. Tight muna sa lalayan niyo para hindi mahulog. Sabihan natin tumili yung wala pa. Yeah. Tapos bago niyo siya higpitan. Lalay lang higpit ha. At tunan nyo siya pataas. Kasi plastic lang siya. Kung nakikita nyo lang guys, yan yung mga tutornail nyo lang yan. Yan ito. Lalay lang sa higpit. Tapos rotation na paghihigpit para pantay ang lapat. Yan, okay na yan, snug fit. Na yan. Good na yan. Tapos balik natin tong socket niya. Yan, nawala ilaw ko. Yan. Yung socket niya. Yes, wait, dito nakalagay. Yan, dito. Yan. Yan. Okay na yan. Check nyo. Hello, wala naman. Ayos na yan. Good to go. Tapos, final touch, syempre. Linisin natin ang labas. Para laging fresh. May amoy yung ating sasakyan. Hindi tayo magkasakit. Hindi natin tayo mag-iingat. At maging linis. Alam ko naman, hindi rin naman ako expert. Sinishare ko lang din ito sa mga taong lalo babae, yung babae medyo hindi marunong, or lalaki meron hindi rin marunong. If ever man, kung sino man. Marami naman tutorial dyan eh. Binabahagi ko rin yung the way, paano ako, ang routine ko, paano ko linisin yun sa AC. Tapos, balik na natin to. Make sure yung arrow niya, makita nyo, arrow down. So, papaganyan ang pasok nyan, paganyan. Nandito lang kasi yung, ano nya. Nandito lang kasi yung mark. Inikot ko lang siyang ganyan. Then, pasok siya sa cabin. Pagkapasok nyo ganyan, and it's good to go, kubera nyo na. Punasan nyo rin muna yung cover. Para fresh na ulit.
Ayan. Balik lang uli natin to. Meron siya ang dalawang lulusutan doon sa isa. Ayan. Clip. Ayan. Four clips yan. Good. And then ipasok muna natin yung isa. Ipasok muna natin sa kanal dito. Tapos ipasok natin itong isa. Yun. Dating gawin, isa-isa muna. Tapos isa dito. Good. So yun. Malinis na ang ating aircon. So yun mga tol, sana nagustuhan nyo ang ating video for today, ang ating DIY AC aircon cleaning, AC na, aircon pa. Ang ating AC blower, cabin filter cleaning, DIY. Don't forget to like and subscribe para sa mga bago at sa mga organic nating nanonood. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and ring nyo na rin yung bell para updated kayo para sa susunod nating video. Lahat yan. Shoutout sa mga tropa ko dyan, sa Team Organic nating mga friends dyan, sa Team Tiki Tiki Squad natin. Tsaka supportahan nyo nga pala sila. Mga kaibigan ko, lalagay ko sa description box sa baba. Pindutin nyo lang yan, bababa yung bagsak yan. Pag bagsak nga, nandiyan na lahat silang pangalan nila lahat dyan. At supportahan din natin mga lahat ng Filipino YouTubers, at keep safe tayong lahat. Salamat sa inyo lahat. Thank you sa pamilya ko, sa todo support sa aking pamilya, kamag-anak ko, lahat, sa girlfriend ko, sa mga kapatid ko, sa mga mama at papa ko, sa mga auntie ko, lahat. Hello. Salamat po sa inyo, at ingat po tayong lahat. Thank you for watching po.